So, last band for the side dito ng TNC. Halis ang ba nila ng Retri or a good tank ang TNC. They can still remove your that, team ano is ba? Banning. Ib. Ib. Oy, ganda ng alis. Ayaw nilang kaharap. So, ngayon, pwede pa kasi sila mag... Ewan ko lang, magpipick sila ng Parsa. Sobra-sobra yung magic damage nila. Pero... Ngayon yung zone control no na nakita natin sa TNC, they're gonna be removing it. Kaso pre, eto lang, wala nang nanaban, no? Oh, wala na. Wala bibigay na. Bibigay yung nana. If walang kung kukunin nila yung nana, mapipilitan ng Archangel mag-grack. Yun ang ano, yun ang parang magandang palitan. If ever man. Okay, alamin natin guys, no? Sa mga viewers natin, samahan nyo rin kami mag-drop. Halatang halata yung drop, pang 150k, pre. Ninigurado eh, no? Grabe. Ayun, no? Kufra nga inalis. Kasi parang kukulang sila ng ano eh, ng huge tank yung Archangel eh. And, dito, kaninong pick na to? Ay, ito sa Archangel to. Archangel na. Sila yung may last pick privilege, no? Compared dun sa... kanina na TNC yung may last pick privilege choosing the Eve. Now Roger, ay hindi, wag muna sila kumuha ng Roger kasi hindi na pipick ng mid lane tong TNC. They can still snatch actually piling ko tank eh. Magayos na grab na team is nag-grab na kukuha ng nana magnanana yan ewan ko Shin napapailing dito si Santi tol ah napapailing si Santi dito parang bumibilib si Santi eh. Huwag mo masyado bilibin, baka magputing coat din. Baka... Binibili mo masyado, sumunod yan sa formahan mo, Eddie. Naligaw yung mga kabataan ngayon. Ayabusa! Ayan. Anti marksman ni Feverman. Yun, Farsa. They went with the zone. They went with the Farsa, ladies and gentlemen. So, eto na. Will that be a YSS or will that be a Roger? Lancelot! Kasi may Farsa, why not? Here we go! 150k! Yung pa-shoutout nyo, hawakan yung mabuti! Shoutout Sky Boss! Munching! Yan, talisa yun! Eto here na, we guys. Go guys! Game number 2! Professional Division Juicy Legends Tournament Quarter 3 between TNC versus Archangel. 1-0 na po in favor of TNC. Nakita natin yung reaction dito at nilabas na yung Ruby which is nagiging effective para sa side dito ng TNC. Reaction time for ano, Team Archangel, the drop as well as yung Lancelot. Grabe. Maganda. Grabe yung drafting being intense eh. Tapos ang malupit doon nakakasabay ka pa, di ba? Tapos, nabibilib si Santi, no? Sana hindi lang sana nabibilib siya, sana kinakalaro ka rin, no? Ayun lang. Yun lang, Shin. Wala, hindi talaga, no? Siyempre, ano, attitude, tol. Attitude na lang. Doon attitude na lang talaga. Attitude na, no? Oo. Yeah. Bago, nagbago. Nagbago talaga, no? Nagbago talaga, oo. Iba eh. Hirap lumingon. Oo. Porkit nakakita lang ng bus eh. Sa Maynila, iba na. Dati lang, salabaw ka lang, yabaw mo na. Eto na. Mas nagiging agresibo si Light Yagami against that Joy Boy or Mina, that Grack para sa dito ng Archangel. Yabby. Kanina, it was Joy Boy who was punished very heavily, of course, by Light Yagami's Johead, kung daw nagkakamali, no? So, right now, you can actually see how aggressive pa rin si Light Yagami dito. Marami, gaya nga ng pinpoint ni Athena kanina, TNC has been playing time kanina pa, coming in from the lower bracket. Pero ako, based on my experience casting MLBB din, mas mainit lagi yung galing sa lower bracket. So there is that stuff, no? Right now, things are actually still on to the side of TNC. Pero slight lang yan, slight lead lang in my opinion pa rin. It's really not surprising for Matilda getting a first blood dito kay Too Easy for Mark. Ang nakagulat dito yung rotation ni Light Yagami na hindi na predict kaagad ng Archangel. Tama ka dyan, Shinbu. Pero ito lang ha. Kasi on to the top 8. Talagang maaganapan yung skirmish na magaganap. At quick pick off for that. Kasi Too Easy for Mark ang una ding mamamatsagan. Yeah, okay. Biglang nag-e-evolve talaga siya. Yan ang gusto ko pagkakas ko kasi. Biglang nag-e-evolve si Prof. B. Yan, maring Beam.
again, that's a very dangerous situation here para sa Archangel. So far, it seems na dapat sila yung may maganda ulit na nakuha para dito sa ano, nakuhang run para dito sa draft natin. And eto, parang it's gonna be a nice breeze para sa mga membro ng TNC because we are not even dealing on a pace of a game where feathered airstrikes are dropping. This is just pre-level 4 kills by Light Yagami and even by KYY My Idol. Tama nga dyan. Pero eto na naman, kasi lintik lang ang walang Genti per TNC. Once Naku? Again, nakasecure na naman yung dati PA 4-0 in favor of TNC. Oh my god, TNC is everywhere. Especially on the gold lane. Or is that a gold lane or our EXP lane? Basta dun sa may top lane natin, mga kaibigan. And alam mo yun, kakakuha lamang ni Easy Mid noong kanyang OG Shadow kill. And it paid dividends kaagad para sa kanya, translating towards a kill. This is a tough situation ngayon para sa Archangel. Supposedly, this is a very aggressive composition where he utilizes the Selena arrows. Oh. Pero yung kabaligtaran yung nangyayari ngayon, bro. Yung momentum type kasi na hero tong ano yung Selena. Alam mo, pag hindi naman tumatama din talaga yung mga arrows mo sa umpisa, ay mahirap na. Sundan pa nga dito, this is a 2 against 2. May paglipad, the 3 Martis papalik. Now, Turtle is already up for grabs. Si Joyboy trying to delay para sa TNC dito. Mukhang hindi din lalaban eh yung Archangel para sa kanilang Turtle take. Oh, Joyboy nasa may Gedli lang. Ang priority pa rin ni Crab is actually yung coin dito na nareset ng slight. Joyboy still close on that one. They're gonna be giving that turtle, ladies and gentlemen, the snowball para kay KYY and nagtutuloy lamang. Hindi lang actually isa kanya napatay, may dalawang assist pang kasama. Pinaghihirapan to ni Kram. Etong Kram coin. Tapos ginulupa. ni KYY My Idol. Buti lang nabuhay si Kram dito. Rimar TZ. Uy, nag-iwan syempre ng sight on that one. Joyboy ulit into the mid lane side. Light Yagami Eagles. And hindi matibay. Yung circling eagle, ladies and gentlemen. That's how it's done. First kill secured by Archangel Jan. Maybe a second one after getting traded for by KYY on the bottom lane. Back and forth na fights, pero aggressor prop TNC pa rin. Nakita mo yung lumipad si ano doon, si Matilda, pinalo ng turon sa ere. Oo nga, diretso langit. Panaw eh. Hindi ko nga rin alam ba't siya nag-ano yung circling eagle na. Pahalan siguro panaw na siya eh. Hindi na siya makakarating sa mid eh. Nakaligtas, napindot na niya. Wala nang back away deo. Barca will go down. May counter go. Ito si Easy Mid. Habang si Joyboy umaabante dito. Ito na naman circling eagle. Hello! Joyboy. One shot sa mukha. Sabi niya wala na naman akong kasama dito. They want to kill. They want more blood. Orb out muna. Si Easy Mark. Dami niya sinalo doon, Light Yagami actually soaking up and doing pretty well kahit namatay siya doon sa may top lane side. Hopefully it was enough time for something to translate in favor of TNC. So yung Archangel dito hindi napapabuli kung level 4 or pre-level 4 rather. Maganda ang galaw ng TNC dito. Archangel kagad ay willing pumahatol. Maari talaga ano, yung mga pagpatol dito. And wag natin kalimutan guys, si Shinbu nagsashoutcast. Pagka si Shinbu nagsashoutcast, umaabot to hanggang game 5. Kaya best of 3 lang to. Diba? Hindi, best of 5 ito guys. Pagka best of 5, abot to hanggang best of 7. Pagka si Shinbu talaga epic ha. Going in, doors of poke. Nagagaling din sa team TNC. At alam ni Light Yagami kung sino mismo nasa damuhan. Bakit ka na naman pumasok dyan? Nako, Bechin, Feather Dare Strike, gonna be cancelled, Ian. At lalapitan dito ni paring Joyboy. Meanwhile, KYY My Idol zoning out also the members of Archangel. Arrow misses its mark. And I think that should be enough na lang. Because Archangel already happy on evening up the kill against TNC. Okay lang naman daw eh. 5-5 ang ating score still in favor of TNC. Inaabante agad to ng Archangel. Sabi na, sige, puhunanan natin na maaga in terms of positioning. And alam agad to ni Kosei. And hinaharangan yung papasok para sa kanilang turtle take dito. KYY My Idol, they can still go for a fight para sa turtle. Meron naman siyang Tempest of Blade, Retry, tabay, takbo palabas. Ang magiging issue lang nila dito, Last Insanity, Retry, dalawang mismong bala ng Archangel. Ngayon nga eh, mas matakas yung kanilang kill cap, no? Pagdating sa pagsecure ng objective dito, naku, halaw nga bull! Ganun din, Last Insanity sa may pinakarap na pero nasecure pa rin ng ating last salute yung turtle dyan! Hanggang bull dito muna sila, 3 Mar City, na maalam si Joyboy, Daitoy! Tapos tingnan natin ngayon kung meron patuloy na kill, because of course, the face clear down, hindi, makakatakas na rin. Members of TNC converging na lang onto the mid as Scram defense that one. A nice still there by Archangel, no?
Grabe yung ginawa doon. Miss Bobby ng araw kung nagkaroon dito si Escalera. Mapapatras na nga doon si Jumpy Country Easy Mid. Grabe ito, papahedbang pa nga kanina na narinig ka dito ni Sandy sa bandang likuran at napakamot na rin siya dyan. Atras muna ang Archangel. They need to go steady on this one. Remember, Sexy Jagger is still there, ladies and gents. And this Lancelot has a lot of capacities. Feeling ko nga element talaga to ni Sexy Jagger right now. So, those kind of situations where you are holding off turtles, you have to be very mindful of Sasha Jago. Not to mention, also yung Parsa, hindi na talaga libre yung Pedagair Strike ngayon just because of Joy Boy. Just because of the Grok. Yan ang power ng Grok, eh, diba? Kahit ang bagal niyan, pagsatsaga kang lapitan niyan, palo the fire and the flames mula doon sa Pedagair Strike, diba? Paluin ka talaga sa mukha niya. Now, si Sasha Jago, Gina Jago na lang talaga sila ngayon eh, di ba? Yung nilalaro mismo, yung mapa dito ng Archangel at nagre-react lang yung buong TNC to the point na hinahanap nila si Sasha sa kanilang mapa eh, no? Magpupush sa baba, reaction time for TNC now. Alam, magre-react ang TNC, aatras bigla ang Archangel. Ang Jago-Jago, no? They know the priority of the fun. Okay, may idol! Naku, mga kaibigan! Pero hindi nila itinuloy. Alam nila na mayroon pa rin Pink Voice Boy. Dito si Ken YY my idol. Pero still, that has been very, very dangerous. Kung nandun si Sasha, lista mo na yung Ming. Matik yun. Tusok talaga sa mukha yun. Now, TNC on defensive side. 7-6 ang ating score. Favorable para sa Gold Lead. 3K pa lang para sa TNC dito. Pero yung momentum, ha, nararamdaman ko going in for the side dito ng Archangel, Super Munching, which is binubuo dito ni Joy Boy. Umaabante. Tumatama rin naman yung mga palaso dito nang gagaling kay Escalera. Nakapang-alala, Prof. B. Ang taas ng control pala ng Archangel kapag nagkaroon ng take din doon sa may turtle natin, especially regardless barrier available para dito sa ating Grok. May arrow din kay Easy for Mark. Nahuli rin, syempre, sa panga. Dito ni paring Escalera, yung far side, hindi na binigyan ng chance makapag-feathered airstrike. Easy turtle para sa mga taga-Archangel. And now, they're going for the push here down in the mid. Men, ang ginawa na lang dito ng Hayabusa goes for the split top lane. At yung ginawa naman ng Ruby doon, umisnatch ng kanilang purple buff. Sa'yo naman yung turtle eh. Sa amin yung purple buff, sabay sa amin din yung push dito sa top side. Now, alam ni Isabel na mapalibutan ka na. Hindi kami nititipitira. Skill with the last insanity sa mukha. Ugi, shadow kill. Hindi ka nila nakikita. Isabel trying to escape. Nasa ng mga apos dito ng TNC. Tinatay ko namiyari dito, Marishin. Hindi pa rin sila tapos. Streamer City sa may pinaharapan. KY, my idol, bilang panghabol dyan. Pero syempre, nasa harapan pa rin si Joy Boy. Sama sila at Yagami, Arrow, it's gonna be a snipe there doon sa sniper. It's Selena going down mula dun sa far sa flame shot. Flame shot, yeah. Flame shot. Oh. And it, yeah, man. 1-for-1 pa rin yung overall trade natin. Hindi nga tapos yun. As it's being done here into the mid lane. Pero there's like already burned. Umarap siya sa Jago. Pero syempre, siya'y napahintong. So I think yun na yun. Ang itest ng laban, Prof, we are in for a finals quality game number 2. And look at that team fight. Mumuntikan nilang mahuli si Easy Mini. Takes time yung Ugi Shadow kill nila. To the point na nandun na rin yung dalawang membro dito ng TNC. Binawi nila eh. Yung flame shot from downtown. Ayun o. Pagtira ng tres, depensa na kaagad. Ganon katindi and ganon siya katiwala. Ayun o. Ibon pa nga siya eh. Binigyan ng torpedo dong. Tumira ng tres, sumot ng tres, tumira pa ng dos. Palumpalo si Rosie. ni Rolyo do. Grabe, hindi sapatan tres. May follow up na dos, yun yung defensa at location na dalawa na ginawa dito ng TNC. Oh, dalawa kasi yung bola eh. Yung basketball ka din yung strong bola. Oy! Dash towards the arrow. Let you gabi. Not gonna be translating into anything. Alam nyo guys, nakakabaliw kasi sa laban na to. Tingnan nyo yung mapa, oh. Yeah, may lamang po. If you want to assess anything, TNC actually has a slight gold lead here. Pero this situation, ewan ko kung paano magmamanifest yung tokenin. It's actually picking up what, yun ang magdedetermina kung who will be getting the driver's seat pagpasok siguro ng full late game natin. TNC, they also have the better control of the map. Meron silang outer turrets pa nga. Tapos panay split push pa rin si Easy Mid. Nakakapang alala lang, kung objective teams, kunyari itong mga Lord standoff, Turtle standoff, oh, wala, Lord na nga lang tayo, sa Archangel talaga ako dito eh. So, tingnan natin ha. Oh, kung paano binibweltan eh. May plan B kasi. Ito mismong TNC with that, lumilipad sila sa Circling Eagle. Tinamaan na nga dito si Escalera. They want to take down already -1 para sa Archangel. Tempest of Blade patakas.
Now, that's a huge setup na gagawin nila para sa Lord. Oo, maabante naman si 3 Mars City tsaka si Easy Mid bandang baba. Tsaka wala sila talaga no choice. The more na nagkakaroon ng laban in favor of TNC, the more na mas dumidiin lalo si Easy Mid doon sa may bottom lane. Easy kill din ang habol sana ng TNC. Pero ayun lang, si 2 Easy or Mark na force na lang mag-burn ng kanyang brilliance. Abante lang talaga ng abante. Now, Lord Enhanced na to. Yun ata yung hinihintay ng TNC para may jumping Jolog of the jumping thousand troops. Yung... Tipi-tipi! Eto na, pepweso na to ng TNC. Kailangan na mailaban to ng Archangel. Kasi ito yung pagkakataon okay. Para makabawi sa paglubog. Knowing na yung damage sa turret nila sa bottom, ganyang kababa na yung buhay. Pag tumalo ng Lord dyan, ano yan, basag yan. Kakaiba eh, ang ginagawa ngayon, Prof, ginagamit nila si KYY para i-discarrel si Escalera. Mm-hmm. Pangalawang beses na yun, na nahuli si Escalera, and it seems na yung Selena talaga yung ginagawa nilang priority pick. By overchasing, then falling back, tapos yung Archangel, pag nag-chase back, babatiin sila ng Feathered Airstrike, diba? Oo, may ano, may tawag dito, may Grand Cannon sa likod. Kung sakaling manaabante sila dito sa 1-on-1, and nais pa talaga ni Saksha, ang gagawin pa rin ni Easy Mid dito, push lang dito sa baba para ma-react itong si XB. So ang direction sila oy with the feather strike mumuntikan nag-ruby dito pero trying to escape dito Mark Shin huli ka pero buhay pa rin si Twizy Mark. Ladies and gentlemen, Sasha Jago was able to buy his own BOD. Everyone actually disperses in and stops putting their attention patungo doon sa my lord. Kaya naman ginawa dito ng Archangel grows up in their own mid lane kung saan intact pa ang kanilang mga tore. Impactong dalang damage sana ang babatuin dito ni paring 3 Martizi kung sakali mang maikonnect niya yung Candy against the side here of Archangel. Alam mo, Prop, na ang explosive yun. Lalo na yung Flicker eh. Flicker ult ng ano, Ruby? Oo, oh, Ruby Diddy play talaga yung ano, yung pinaginawa dito eh. Pero sinagot naman ni ano ni Mr. Ruby dito yung panyang hatak na we are offended now trying to drag things up for the side dito ng TNC na pwesto nila dito. Ito na naman yung chase down against Escalero. Pinakagusto naman ni KYY, my idol. Here comes a 5-on-5 Lord God starting para sa side hatak na dito, Marichin. Grabe na yung buhay dito. Tempest of Blank to my pinakagitna pero kinotropel ito. Pero still, magpipigyan ako pa rin yung last shot at straight to matawa. Jago! Kayo naman yung sinigaw dito mga taga Archangel. Ganti talaga sila na matindi pero nakuha pa rin si Escalera dito. Hindi na yung mahalaga kasi yung standoff dun sa Lord ay nasa side pa rin nila. Archangel is still in this game. Chinago sila dun, Tol. Yup, Iben. Na-still pa rin. Chinago lang sila ng isang maigi dun. Grabe, 10 na yun ang ating score. Sila yung nanligaw pero ibang sinagot. Naisaan pa nga at nasa alisyan. Pero maganda naman yung takbo nung minion waves doon nila bandang taas. Maaring, malakas pa yung minion kaysa sa hero. Lalo na yung crossbow of minion. Nagtumama talaga. The thing is that, gaya na sinabi ko, pagdating talaga dun sa Lord Tech, dun yung stadok ng Archangel. Pero kung side lane control, dito na ako, TNC na ako. Ngayon, ginagawa nga yun ng Archangel, nauna na sa pwesto. Kaso tingnan mo si Easy. Easy mid, actual positioning up. Okay, Shadow, kailinishan kagad sila dito. Bila pakabal kay Escalera, fight, breaks out, pro. Kago lang nga, with a one shot, bandan likuran. Kinokontrol naman nila dito si Sasha. Jago, hindi ka pwede pa Jago niso. Sa harap mismo ng mga membro dito ni Light, yung gun flicker in, a very aggressive, and one more kill. May pagtag, and one for one exchange in terms of their Lunox diba? As well as Matilda, nakakuha lang nila ng isang maigi si Saksha Jago. Sabi nyo sa ibong links, pag side lane eh. Pag side lane yun, dun mas mahirap yung sitwasyon ng Archangel. I'm not so sure what is the reason, pero probably because pag side lane kasi, kalahati lang, isang direction lang yung kailangan problemahin ng TNC. Tapos yung takasan ng Archangel, isang direction lang din. Kumpara sa wider area na battle ko, kunyari Lord, kung saan yung Archangel, mas madali nakakapag-disperse, no? So, ayun mga kaibigan, that Lord problem, ano na yan, parang out of the equation na. Pero ang problema dito, ang problema ba, is the TNC, their combat capacity is very high pagdating sa frontline. They got Ruby, ewan ko kung paano mapapatay yung Ruby, eh, di ba? And KYY, my idol, is not even shotted down. Oh, and isa pa dyan, I think kailangan lang i-delay ulit ng Archangel eh. Kailangan nila ilaban yung team fight na kaya lang nila ipanalo, which is yung nababanggit mo kanina sa Lord Take, diba? Clear waves, and yun lang, wag muna sila kumlash or pilitan yung side lane. Once na nakuha nila yung Lord, that's a time na pwede silang lumaban in terms of objective take.
Yeah, man. Ito, nag-total yung mapa natin, prof. Wala no choice dito yung Archangel was actually taking defensive stance. Ang problema, ang lakas talaga ng sideling splits ng TNC. And relatively, medyo mabagal ang ano ang mga heroes ng Archangel dito. You got Grok, you have actually yung X-Borg din, no? Mm-hmm. And yung Selena tsaka, ano, yung Selena tsaka Lancelot, medyo conditional yung mga dashes nila. Pero ito, mauli mo lang si Too Easy. Ayun o, nakaramdam na silang hilig sa side lane ni Too Easy. Oo, ayun o, pinapuntaan eh. Ayun ay, hinahabol nila dito si Too Easy. At nakukunsil naman ang member. It's only a bait. Talagang binait nila Ugi Shadow King. Lumipad na nga palabas dito ng kanika nilang mga mapa. They want to go for Sack sa Jago. Nasa ng backup na nagagali kay Joy Boy. Hinatak na nga dito pari Shin. Yeah, yun na yun eh. Yun na yun. Ilista mo na. TNC, ladies and gentlemen. Tiraan ang mga bata nung nakaraan. Let's see here is... That's how it's done. 3-4-9. Tapos ang natitira na lamang dalawa para dumapensa dito sa may mismong base ng Archangel. Darating na yung minions ng TNC as they knock on the mid, on the inhib, and it might be, this might be it. This finisher, ladies and gentlemen, just taking up Joy Boy. Walang defense ang pwede magawa si Kram dito. Let's look at the green dot. Meron pa siyang last insanity. What about the death timers? Escalera is the closest one, pero trabaho din si Easy Mid. 150k eh. So ayun na mga kaibigan. Focus into the base. That's it. Game number 2 goes to TNC. Nakaingang malalim ulit ang TNC. Archangel nawawala at nadidiskaril sa kanilang upper bracket momentum na binuo. Yung TNC,